Narito na ang mga nagbabagang balita. Pidaya agent na namatay sa mis-encounter sa Commonwealth, tubong Lagawi Ifugao, Pidaya Cordillera, labis na nagdadalamhati. Development ng Irisan Dam site para maging ganap na Eco Park, patapos na. Substandard na tulay sa Magsaysay Avenue, naisaayos na. Magnanakaw ng bisikleta sa La Trinidad Benguet, arestado sa ikinasang entrapment operation. Abot 9 milyong pisong halaga ng pekeng sigarilyo, nasabat sa Bataan. SK Chairman sa Pangasinan, kakaiba ang diskarte para makatulong sa pamilya. Tip na bigay ng customer, kanino dapat mapunta? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Iba't ibang programa para sa mga siklista, ikakasa ng pamahalang panalawigan ng Tarlac. At new normal na paraan ng pagbisita sa Boracay, silipin. From the studio of RNG Resort, this is Resort Headlines. Magandang hapon po sa ating lahat. Labis ang lungkot ng mga operatiba ng Pidaya Cordillera. Isa kasi sa namatay sa mis-encounter ng Pidaya at PNP sa Commonwealth ay dati nilang kasamahan. Ito ay si Agent Juan Quingano, tubong Lagawi Ifugao. Ayon kay Pidaya Director Hil Castro, matagal nilang nakasama sa Cordillera si Gano. Tiniyak naman ng pamunuan ng Pidaya na ibibigay nila ang lahat ng tulong para sa mga naulila ni Agent Gano. Si Agent Gano, yung killed in action natin, taga Cordillera yan eh. Ang mga Cordilleran kasi nagsha-shine sila, warrior in true sense. Talagang kaya sila na-assign sa mga highly tactical group katulad nung nakikipagbarilan diyan. Karamihan sa kanila talaga warrior, hindi susuko yang mga yan, lalaban talaga yang mga yan. Masakit para sa akin dahil nakasama ko si Agent Gano at masakit sa kalooban ng aking mga tauhan. Pero Cordillera namin ay nasayang ang buhay, ano? Pero yung pagkasayang ng buhay ni Agent Gano ay hindi mauuwi sa kawalan. Pagpapatuloy pa rin namin ang aming kampanya sa illegal na droga at magiging magsisilbi siyang inspirasyon sa amin sa mga anti-drug operation namin na yung paninindigan, malasakit sa bayan ang dapat nating inuuna kesa kahit buhay pa natin yung kapalit niyan. Kompleto naman po yan. May standard na, na assistance package yan for those who are killed in the line of duty. Agent Gano is a true hero in every sense of the word. Samantala, nasabat sa Bataan ang abot 9 milyong pisong halaga ng pekeng sigarilyo. Magbabalita si Gracie Rutaw. Nasabat sa checkpoint ng 2nd Provincial Mobile Force Company at ng Limay Municipal Police Station kasama ang kinatawan ng Philip Morris, Fortune Tobacco Corporation, Japan Tobacco Incorporated, ang isang trailer truck sa Roman Highway, Barangay Alangan, Limay, Bataan nitong Miyerkules. Nang tingnan, puno ito ng kahon-kahon ng sigarilyo. Nasa 460 master cases ng Marvels, DMB, Mithi and Tomon contraband cigarettes na tinatayang 9 million pesos sang halaga. Inaresto ang mga sakay ng truck na kinilalang sina Alberto Gianan, 47 anyos, Benmark Kabubas, 30 anyos, at Jumar Vanidad, 34 anyos. Wala namang maipalad na dokumento ang mga nahuli sa dala nilang mga sigarilyo. Kinumpiska na ang truck maging ang mga pekeng sigarilyo at kinasuhan na rin ng paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Rights ang mga nahuli. Gracie Rutaw para sa Luzon Headline. Arestado naman sa ikinasang entrapment operation ang magnanakaw ng bisikleta sa La Trinidad Benguet. Magbabalita si Charles Limon.
Apat na bisikletang nagkakahalaga ng kabuuang 117,000 pesos ang nakuha mula sa tirador ng bisikleta sa La Trinidad, Benguet. Nakilalang suspect na si Rayman Dakiwas Begalan Jr., residente ng Barangay Balili, La Trinidad, Benguet. Ayon kay Police Major Clef Vencio, hepe ng La Trinidad Municipal Police Station, nagiging mainit sa mata ng mga kawatan ngayon ang mga bisikleta. So, from that time on, nung last week yan, around February 17, nung may nag-report na nawalan ng bike, which cost 64,000, I think. Tapos nag-follow up po yung mga ano natin, investigators natin. Then through also the other yung CCTVs natin, no? So na-identify natin yung suspect and then na-locate, then na-recover yung bike na yon. So from that time on, nung na-recover yung bike na yon, tuloy-tuloy na rin yan, because of follow-up, nakuha na rin yung mga tatlo pa na nawawala, no? So at least naibalik na natin yon sa mga owners, and then sila rin ay nag-file ng case against this perpetrator. Ano po yung payo ni Vencio sa mamamayan, laging ilagay ang mga bisikleta sa ligtas na lugar. Advice sa ating mga sa publiko na dapat ingatan na nila yung bike nila ngayon, at kung pwede naman ay i-secure nila bago nila iwanan kung saan nila iniiwanan yung bike nila. Haharapin ni Begalan ang 4 counts ng reklamong theft na isinampa ng mga biktima. Ito si Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, patapos na ang development ng Irisan Dam site para maging isang ganap na eco park. Ang kwento hatid ni Nicole Cortez. Ito ngayon ang itsura ng dating tapunan ng basura ng Baguio City dito sa Irisan Dam site. Ang dating gabundok ng basura, ngayon dine-develop na eco park. Malayo sa dating itsura ang dump site dito sa Irisan. Maging ang sangsang ng amoy ng basura, halos mawala na. Ito, maayos naman po yung yung susuriin, ma'am. Maganda naman po yung yung view ngayon, hindi tulad noon. Ngayon kukumpara po natin noon, ma'am. Maayos naman po, hindi na po gaano ka baho yung kasi yung baho noon, kahit mga resident nagre-reklamo kung minsan, pero dump site nga, kaya wala nga sila. Pero ngayon, wala naman po, ma'am. Matagal na naging basurahan ito. Ngayon, nung nagkaroon ng aksidente dyan sa baba, kasi dumalo yung cellophane, lahat ng basura, pumuntang Asin Road. Ngayon, nung nasira yaan, nagbarikada ang tiga Asin, kaya hininto na ang pagbabasura dito. Last year lang nagsimulang ma-develop ito. Matatandaang noong Agosto 2011 sa kasagsagan ng Bagyong Mina, nagkaroon ng trash slide sa lugar na ikinamatay ng 5 individual, habang 3 bahay ang nasira bunsod ng pagguho ng bundok ng basura. Laking ginhawa sa mga residente ng Irisan ang pag-develop ng dating dump site sa isang eco-park. Paminsan-minsan na lang daw bumabaho sa lugar dahil sa mga pinoprosesong pataba mula sa mga biodegradable waste. Base sa ulat ng Baguio Public Information Office, sinimulan ang transformasyon ng Irisan dump site noong July 2019 at inaasahang matatapos ang development ng Eco Park sa mga susunod na buwan. Nagkakahalaga ang naturang proyekto ng higit 17 milyong piso. Nicole Cortez para sa Luzon Headlines. Matapos ang matagal na paghihintay, naisaayos na ang substandard na tulay sa Magsaysay Avenue. Magbabalita si Charles Limon. Maaliwalas na ulit ang harapan ng bahay ni Aling Freda na nakatayo sa harapan ng bagong gawang tulay sa Magsaysay Avenue. Ayon kay Aling Freda, hindi ganito ang dating itsura ng harapan ng bahay nila. Ewan lang dito yung lupa na nandito sa yung ginawa nilang cement above the river. Dito yung around 1 foot na thick
ang thickness ng lupa na naiwan. Ayon kay Engineer Bonifacio de la Peña, City Administrator, kahit inayos na ng contractor ang finishing ng tulay, ay hindi pa ito tinanggap ng pamalang lungsod. Wala pang dumadating sa office ko. Hindi pa natin ina-accept yun. Kasi ganito yun, no? That's the project of DPWH, no? Mm-hmm. Baguio City District Engineering Office. So sila nag-i-implement and the final acceptance will be from the city. So kasi that's located in the city of Baguio, eh. Mm-hmm. So wala pang dumadating sa office ko. Nanyet. Sa unang inspeksyon na isinagawa noon ni Mayor Benjamin Magalong, nadismaya ito kaya inatasan niya ulit ang DPWH at ang kontraktor na kumpunuhin ang substandard na tulay. So, ang mangyayari dyan is when they give to us the final certificate of acceptance, tayo naman bibisitahin ulit natin. Mm-hmm. If it's really acceptable already. Pag acceptable, then we will sign it. And then ako naman, dinalagyan ko lang ng initial at the bottom of the signature of the mayor. So pag nalagyan ko na initial yun, of course the mayor will sign it again. Sa ngayon, mistulang bagong tayo ang tulay, pero depende pa rin ito sa hatol ng pamalang lungsod kung tatanggapin ito o hindi. Ito si Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, mga pulis sa Pampanga isinasa ilalim sa swab test. At tip na bigay ng customer, kanino dapat mapunta? Alamin sa Ikaw at ang Batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Warm greetings! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is now accepting applications for the local resident membership. Be a local resident member and you and your dependents, namely your spouse, unmarried sons less than 26 years old, and unmarried daughters can enjoy these benefits and privileges. The offer shall be made exclusively to Filipino citizens who are bona fide residents of Baguio City or Benguet for the past 5 years, of legal age and of good moral character, and who will meet the application requirements for local resident membership as follows. The applicant shall pay the required local resident membership fee as follows. Avail of a lifetime membership. Be a local resident member. Hurry! Limited slots available. For inquiries, please call our membership office at 074-619-2050-260, Local 3, or email us at member_relations@bcc.com.ph. Did you home builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tinda na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Isinasa ilalim ngayon sa swab testing ang mga pulis ng Pampanga. Magbabalita si Gracie Rutaw. Para mapangalagaan ang mga pulis at mismong mga pamilya nito laban sa COVID-19, regular na isinasailalim ang mga pulis probinsya sa reverse transcription, polymerase chain reaction o RT-PCR test. Regular na kinoconduct natin yon para malaman natin kung sino ang probably infected at malaman natin, ma-isolate natin na hindi na sila makapag-infect pa natin. Frontliners din ang mga men in uniform na araw-araw nakikiharap sa iba't ibang mga tao para masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Now, tatlo na lang ang aming positive COVID case nasa mga quarantine facility sila. Sa huling datos ng Police Regional Office 3, nasa 420 na ang kabuuang bilang ng mga COVID-19 cases sa mga pulis sa gitnang Luzon. At sa kabutihang palad, wala pang naitatalang namamatay dahil sa sakit. Gracie Rutaw para sa Luzon Headlines. May kakaiba namang diskarte ang SK Chairman ng Pangasinan para makatulong sa kanyang pamilya. Magbabalita si Nicole Cortez. Hello guys, welcome to my vlog. Samahan niyo ako ngayon na magpakain ng mga alaga ko. Inspirasyon sa kanyang kapwa kabataan ang SK Chairman ng Kalawagan Lawak, Pangasinan na si John RJ Jacinto. Bukod sa pagsisilbi sa kanilang barangay, sa edad na 23 gulang ay nagtayo na rin ito ng maliit na negosyo upang makatulong sa kanyang pamilya at sa mga nangangailangan. Dati po akong may alagang inahing baboy para may pagkakitaan, ngunit nalugi dahil sa ASF outbreak. Nag-start ako mag-alaga ng guinea pig, hamster at rabbit noong March 19, 2020. Sinubukan ko lang mag-alaga ng isang pares sa guinea pig, hamster at rabbit, ngunit nang maparami ko ay marami na ding naghanap, kaya itinuloy ko ng mag-alaga at magbinta para may pagkakitaan ako. Nagsimula lang ako sa 1,000 pesos na puhunan at ngayon ay kumikita na ako ng 2,000 to 3,000 sa isang buwan. Yan guys, papunta na tayo kay tatay. Ibigay na natin yung binili natin. Mula sa kanyang kita sa pagbebenta ng mga alagang hayop, hindi nalilimutan ni RJ na maglaan ng budget upang magbigay tulong sa mga mahihirap sa kanilang lugar. Sa mga kapwa ko kabataan na nais ding mag-umpisa ng negosyo, lakas lang ng loob at diskarte ang kailangan. Kunting puhunan pagpuprosige din upang makamit natin ang mga minimithi natin sa buhay. Mahilig rin mag-vlog si RJ. Kita sa kanyang mga vlog ang pagkakawang gawa. Hindi upang magyabang, kundi upang magbigay inspirasyon sa mga kabataan na magsumikap at magbigay tulong sa mga nangangailangan. Nicole Cortez para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang mga tip sa restaurant or other establishments. Nung araw, under the old labor code, yung tip is to be shared by managerial as well as regular employees. 85% will go to the regular employees while 15% will go to the managerial employees. Sa ngayon, ang under Republic Act 11360, wala nang distinction between managerial and regular employees. Normally, ang tip will be divided among others dun sa frontliners nila at saka those inside like the cook, the guards, etc. No? So, hindi porke may nag-serve sa inyong waiter, binigyan nyo ng tip, siya na lang ang mabibigyan ng tip. Ang obligasyon ng empleyado na yan ay ibigay doon sa common fund. And this will be divided among all the employees in the establishment every 15th and 30th of the month. Ganun ka regular, no?
not necessarily 15 and 30, but it can also be 5th and 25th. So, ang general rule ngayon, divided share and share alike among the employees of the establishment. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, new normal na paraan ng pagbisita sa Boracay, silipin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayon ang isang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa kabila po ng pandemya, patuloy na maghahatid ng serbisyo ang isang grupo sa Baguio na nagdiriwang ng 100th taong anibersaryo. Magbabalita si Charles Limon. Paglilingkod sa Panginoon at kapatiran, iyan ang inalala ng Freemasonry ng Baguio sa 100th taong anibersaryo nila. Ayon kay Fernando Laksamana, Master Mason ng Baguio Masonic Lodge 67, ang Freemasonry ng Baguio ang pinakamatandang fraternity sa lungsod. We are the oldest fraternal organization existing in the city of Baguio. We came 11 years after Baguio was chartered in 1920. We started the lodge here. It was just a square and compass lodge until it became a regular lodge in 1921. Dagdag pa ni Laksamana, dahil sa tagal na din ng pananatili ng kanilang kapatiran sa syudad, marami sa kanilang miyembro ang nagsilbi at nagtaguyod ng Baguio. So in the growth of the growth of Baguio, they were there. Masons were there. Judge John Hauserman, to whom this hall was named. Judge Hauserman is an adopted son of Baguio City
and an honorary member of Baguio Lands number 67. Plano sana ng fraternity na magsagawa ng malawakang pagdiriwang ng centennial anniversary, ngunit dahil sa pandemya ay hindi muna sila magsasagawa ng mga aktibidad na maraming tao. Ayon sa grupo, magsasagawa na lang sila muna ng charitable activities na alay para sa mga residente ng Baguio. Pilit mang ikinukubli ng fraternity ang pagkakakilanlan nila, ang kabutihan at paniniwala sa Panginoon ang nagpakilala sa kanilang grupo. Ito si Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ikakasa ng pamahalang panalawigan ng Tarlac ang iba't ibang programa para sa mga siklista. Ang kwento hatid ng ating batang headliner na si Christian Zamora. Sinimulan na ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac ang plano para sa paglalagay ng bike lanes sa probinsya para matiyak ang seguridad ng mga siklista. Sa isang pahayag, sinabi ni Provincial Tourism Head Arsenio Lugay II, sisimulan raw ang paglalagay ng bike lanes sa susunod na buwan. Dagdag pa niya, ang bisikleta ang naging alternatibong pampublikong sasakyan sa kasagsagan ng pandemya. Sinabi rin ni Lugay na matatag ang suportang ibinibigay ng mga stakeholders sa bike lanes. Ang isang mall naman sa Tarlac, naglagay rin ng isang silid para sa mga siklista na masisiraan na mayroong toolkit. Maglalagay din ng daan para sa mga siklista sa mga bundok. Ang mga planong ito ay ikinatuwa ng siklistang si Anyano. Naman, pabor ako sa paglalagay ng bike lane dito sa Tarlac, lalo na ako lagi akong nagbabike sa highway. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Atin namang bisitahin ang Boracay ngayong new normal sa kwento ni Jopet Galvez. Mula rito sa culinary capital of the Philippines, ang Pampanga, lilipad tayo mga ka-re-enjoy sa Boracay in the new normal. Samahan niyo ako! Naging challenging sa tourism industry ang pandemic. Ang sigla ng turismo ay nabago. Ang mga turista nasa bahay lang at piniling magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Kaya naman nung nag-open ang Boracay para sa mga local tourists, aba, hindi tayo pahuhuli. Lumipad tayo sa world's best beach island at nakita natin kung paano ang new normal sa flights, hotel, and tours sa Boracay. Tara, samahan niyo ako sa aking 4-day stay sa Boracay in the new normal. Para sa mga turista, QR code mula sa Boracay Tourism ang kinakailangan. Nag-register ako sa touristboracay.com. Dito, kailangan i-upload ang una, negative RT-PCR test results, round trip ticket, at pangatlo, ang confirmed hotel reservation. After 2 hours, nakabilis lang, maibibigay ng Tourism Boracay ang QR code na kinakailangan sa lahat ng entry points papunta at palabas ng Boracay. Sa flight, kung dati sa harap ng aircraft ang pasukan, ngayon sa backdoor na. Ito ay parte pa rin ng safety protocols ng mga airlines. Ang mga upuan sa flight ay auto-assigned at kamangha-mangha na ang flight namin ay puno. Marami talagang mga Pilipino ang sabik na makapag-tour. Kung dati ay unahan sa pagbaba ng eroplano, ngayon tinatawag na per row ang mga bababa. 5 and 6, only rows 5 and 6, may now stand up and get your bag. Ang Katiklan Airport ang designated airport para sa mga turista lamang, samantalang ang Calibo Airport ay para sa mga locals. Sa Katiklan Airport, mahigpit din ang protocols. Pero mapapansin na ang mga staff dito ay nakangiti. Kailangan pa rin na magpa-thermal scan at pumila for verification. Kailangan ipakita ang QR code bago makalabas sa airport at very smooth ang proseso dito. Para makarating sa isla, kailangan ng transfer arrangement. Kaya naman ang Southwest ang pinili ko para rito dahil sa serbisyo nilang subok na
para sa akin at sa mga turista ko. Mula sa Katiklan Airport, 5 minutes lang hanggang sa Katiklan Jetty Port via bus. Nako, kita nyo naman kung gaano kaganda ang sasalubong sayo sa Katiklan. Wala pa tayo sa isla niyan, ha? Pagdating sa Katiklan Jetty Port, kailangan ng mahabang pasensya dito dahil mahigpit din ang safety protocols nila. Kinakailangan i-present muli ang QR code for another verification at maghintay ng mga around 5 to 10 minutes para sa boat transfer. Pagdating sa hotel, kailangan mag-register, temperature check at pag-sanitize ng kamay. Mabilis ang naging proseso sa check-in, pero dahil gutom na ako, sinubukan ko ang bestseller ng restaurant ng hotel, ang Crispy Sizzling Bagnet. Sobrang sarap talaga nito. At dahil beachfront ang restaurant, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na tumakbo sa White Sand Beach. Sa 9 na buwan ba naman na walang lipad, nako, talagang lahat magiging excited sa isla pag nakita ang White Sand Stretch na ito. Di naman obvious, di ba? At dahil relaxation talaga ang pakay ko sa pagpunta sa Boracay, nako, talagang hindi ko na pinalagpas ang favorite ko activity, ang walking by the beach. Take note, White Sand Beach ito! Sa tatlong stations, dito sa Station 1 ang pinakagusto ko. Dahil dito mapapansin mo na ako mas pino at mas maputi ang sand. Hindi naman obvious na sobrang nag-enjoy ako. Hindi rin halata na wow, pagod ako sa point na to. Pero dahil sa ganda na nakikita mo at nang nilalakaran mo, mawawala talaga yung pagod na nasa katawan mo. Dito na rin ako nag-swimming at hindi ko talaga pinalagpas ang sobrang linaw. Kumbaga, crystal clear talaga. Ang linaw ng tubig at napakalinis. At heto na nga ang pinakapaborito ko sa isla, sunset chasing. Iinggitin ko kayo sa ganda ng sunset. Yung tipong uupo ka lang sa sand at panonoodin mong lumubog ang araw. Grabe! Sobrang magical. Kayo ba? Naranasan niyo na ba ito? Hindi man fully recovered pa ang industriya ng turismo, naniniwala ako mga ka-travel na darating pa rin ang araw na manunumbalik ang sigla ng industriya ng turismo. Tatandaan natin na merong mas malakas na virus. Ito ang virus sa pag-travel. Mga ka-RNGers, sana nag-enjoy kayo sa pagpasyal natin sa Boracay and the new normal. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po ang Travel Time with Jopet Galvez para sa RNG Luzon. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hey guys! Grasya po ito! Lagi ka bang on the go at hanap mo ay balitang sigurado, totoo at walang tinatago? Sa Regional News Group o RNG Luzon, mabilis at accurate na balita, madali niyong ma-access. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing using the hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Huwag kakalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Like, follow, and subscribe ang mga social media accounts ng RNG Luzon.